Magandang araw! Isang panibagong aralin para sa Araling Panlipunan. Ito ay ang mapa ng komunidad. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto sa araling ito ay nakaguguhit ng payak na mapa ng komunidad mula sa sariling tahanan o paaralan na nagpapakita ng mga mahahalagang lugar at istruktura, anyong lupa at anyong tubig at iba pa. Magbalik-aral muna tayo, sabihin kung anong bahagi ng komunidad ang tinutukoy ng mga sumusunod. Una, dito nagtitipon ang mga tao upang magbigay ng papuri sa Diyos. Tama, ang simbahan. Sumunod ay dito namimili ang mga tao ng kanilang pangangailangan. Magaling sa pamilihan. Isang bahagi ng komunidad na pinamumunuan ng kapitan. Tama, ang bahay pamahalaan katulad ng barangay hall. Dito naman hinuhubog ang kaalaman ng mga kabataan at mamamayan tungo sa pag-unlad. Tama, ang paaralan. Dito naman nagsasama-sama ang mga tao para maglibang. Napakahusay ang palaruan. Tayo na at magbasa. Ang pamagat ay ang mapa ng komunidad. Ang mapa ay lapad o patag na paglalarawan ng isang lugar. Ito ay isang napakahalagang sanggunian. Ipinakikita rito ang kinalalagyan ng iba't ibang lugar. Maraming impormasyon ang makukuha rito. Sa paggawa ng mapa, kailangang may kaalaman sa mga direksyon. May apat na pangunahing direksyon: ang Hilaga, Timog, Kanluran, at Silangan. Dapat matandaan na ang Hilaga ay katapat ng Timog at ang Silangan ay katapat ng Kanluran. Sinasabing sa Silangan sumisikat ang araw at ito ay lumulubog sa Kanluran. Maliban sa apat na pangunahing direksyon, mayroon ding pangalawang pangunahing direksyon. Ang Hilagang Silangan, Hilagang Kanluran, Timog Silangan at Timog Kanluran. Ano-ano ang mahalagang lugar, struktura, bantayog, palatandaan at puok pasyalan na matatagpuan sa iyong komunidad? Saan ang lokasyon nito mula sa iyong tahanan? Kaya mo bang gumawa ng payak na mapa ng iyong komunidad na nagpapakita ng iba't ibang makasaysayan at mahalagang lugar, bantayog at mga puok pasyalan? Pagmasdan mo ang larawang ito. Dito ka magbabase ng iyong magiging sagot. Tukuyin kung anong palatandaan, struktura, o bantayog ang matatagpuan sa mga direksyong sasabihin ko. Halika, mag-umpisa tayo. Sa Timog, ano ang matatagpuan sa Timog? Tama, ang paaralan. Sa Hilaga, ano naman ang matatagpuan? Magaling ang ospital. Sa Hilagang Silangan naman, ano ang matatagpuan? Tama, ang palaruan. Sa Kanluran naman,
Magaling ang himpilan ng pulis. E sa silangan. Tama ang simbahan. Tandaan. May mga mahahalagang lugar, pantayog, palatandaan at mga puok pasyalan ang maaaring matagpuan sa isang komunidad. Ang mga ito ay mga pagkakakilanlan ng isang komunidad. Ang lokasyon ng mga lugar na ito ay maaaring nasa hilaga, timog, silangan at kanluran ng ating sariling tahanan. Maaari ring gamitin ang pangalawang pangunahing direksyon: hilagang silangan, timog silangan, timog kanluran, hilagang kanluran sa pagtukoy ng mga lokasyon ng nasabing mahalagang lugar at puok pasyalan. Sa paggawa ng payak na mapa, makatutulong ang kaalaman sa pangunahin at pangalawang pangunahing direksyon sa pagtukoy ng mga nabanggit na pagkakakilanlan. Halika, tayo nang gumuhit. Iguhit ang mahalagang lugar, struktura, bantayog, palatandaan at puok pasyalan na makikita mula sa iyong tahanan. Ilagay ito sa tamang direksyon. Gagamitin natin ang larawang ito sa pagguhit ng iyong mapa. Iguguhit mo kung anong bantayog, palatandaan o istruktura ang matatagpuan sa mga pangunahin at pangalawang pangunahing direksyon. Handa ka na ba? Sige nga, kumuha ka na ng lapis, papel at krayola na iyong gagamitin sa pagguhit ng iyong sariling mapa. O ayan, may natutunan na naman tayong muli sa Araling Panlipunan. Ito ay ang mapa ng komunidad. Maraming salamat sa inyong pakikinig.